noong kasagsagan ng COVID noong Agosto 2020. Matagal siyang nanatili sa Pilipinas. Kasama ang kanyang ama sa kanilang bayan sa Nueva Vizcaya, habang ang ina ay nasa Hong Kong pa rin. Daddy's girl ako eh. So, si Papa, syempre tuwang-tuwa yan na nandito ulit ako, na nakakasama ko siya. Pero syempre, we're also discovering each other in a way na, alam mo bang napaka-stricto niyan? Diyos ko, 30 plus na ako. Hindi pa rin ako pinapayagang lumabas sa gabi. Dito ko lang na, siguro yung struggle is, kahit matanda na ako and I'm very independent, di ba kung saan ako pumupunta, di ba? Pagdating sa kanya, pag yan wala pa ako ng last 8, ay 50 missed calls. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang sarili niyang bayan ang naging paksa ng trabaho niya. Siya ang una nagbalita sa kawalan pa ng kaso ng COVID-19 sa Bambang, Nueva Vizcaya, kung saan walang tigil ng labas-pasok ang mga dayo. Ang istorya ng Bambang na COVID-free noong 2020, unang lumabas sa National Geographic. First time kong maglabas ng mga kwento sa sarili kong bayan. Parang kailangan ko talagang gawin yung pinaka-best ko bilang storyteller. Kasi itong mga taong to, kasama ko lumaki. Nakalakhan ko tong lugar na to. Parang ganyan. Noong lumuwag ang mga COVID protocol, bumalik si Saisa sa New York dahil may naiwan pala siya rito. Ngayong taon, dalawang masasayang pangyayari ang naganap sa buhay ni Saisa na muntik na niyang hindi maranasan. Noong nasa Pilipinas kasi siya, tinamaan siya ng matinding kaso ng COVID. Oh yeah, I almost died. Oh my God. I almost died of COVID. I was in the hospital for 12 days and nag-long COVID ako. Hopefully sa Philippines, no? Karoon na ng program for long COVID. Because here it's recognized. Ewan ko sa Philippines. It was traumatizing and I don't want to go through that. And I'm encouraging people not to go through that. Kasi, diba? Hindi mo alam ang... I'm a 34-year-old healthy person when it happened to me. And I almost died. As usual, because malikot ako sa camera or whatever. Nung nasa hospital ako kasi... manipis, di ba, yung wallings? Kasi parang man-made hospital for COVID patients. And I see elderly suffering. Kita ko sa window kasi silip ako ganyan. Kita ko sila. And then the wailing of children, of babies, mm-hmm. and elderly together mm-hmm. during, after midnight. Parang I was like, am I in hell right now? Nakakabiyak ng puso. Nalagpasan yun ni Saisa at nakabalik din siya sa New York kung saan may naghihintay sa kanya. Si Nick Papananias ay isa sa mga photo editor na nakatrabaho ni Saisa. Tanda pa raw ni Nick noong una niyang narinig ang boses ng Pinay. She came into the office one day and spoke to my boss, and his office was right next to mine, and she was very confident and straight to the point, and basically said like, so are you gonna sign me or not, so, you know, kind of thing, and that really popped my head out from my desk, because a lot of photographers are looking for guidance, but she was already knew where she was going, so the next time she came in, I told my boss I wanted to be in on that meeting so I could hear more about the work and stuff like that. So.